Hello guys! So ayun, for today's vlog, pag-usapan natin ang OWA training. Magbibigay ako ng OWA training tips para sa mga gustong mag-abroad or mga first-timer dyan na wala pang idea kung ano ang gagawin sa OWA. Sa OWA, ay kailangan lang natin makinig, pag-aralan, tandaan kung anong ituturo sa atin. Kailangan natin maipasa ang OWA kasi kagaya din ng PDOS at sa TESDA, isa itong requirements para tayo ay makapag-abroad. So, ayun. Ano nga ba yung OWA? Ano yung meaning ng OWA? OWA, Overseas Worker Welfare Administration. So, ayun. Sa OWA, wala na rin tayong problemahin kagaya sa PDOS kasi yung agency na natin yung mag-aasikaso or magsiset nun kung kailan tayo mag-OWA. Kagaya ng PDOS, ang OWA makapag-OWA tayo kung tayo ay mayroon ng employer. So, nung PDOS, tapos mo yung PDOS, may employer ka na. So, ngayon, OWA, malapit ka nang umalis. Kaya, maghanda ka na. So, ayun. So, ito yung mga dapat nating tandaan kung tayo ay pupunta na ng OWA. Unang-una, magbibigayan sila ng OWA ID. Kailangan nating dalhin yan kasi dalawang araw yung sa Kuwait at saka sa Jordan. Dalawang araw yung training natin yan. Kuwait at saka Jordan, isa lang yung OWA training na pinupuntahan namin. Yung bound sa Kuwait at saka yung bound sa Jordan, isa lang yan. Yung bound to Saudi, iba siya kasi tatlong araw doon at sobrang higpit doon sa kanila. Sa amin, mahigpit naman pero hindi kagaya sa Saudi na simula pa lang talagang kailangan alam mo na yung lahat. Yung simpleng conversation, kailangan may alam ka na bago ka pumasok doon. Hindi kagaya sa Jordan or sa Kuwait na tuturuan mo na kami doon kahit papano. Pero mas maiging may alam tayo kung ano yung mga dapat natin gawin. So, ayun. Dapat dala natin yung ID. Importante yan kasi hindi ka papasukin sa OWA. Pangalawa, dapat ay maaga tayo doon sa ating sa OWA training natin. Dapat hindi tayo malilate kasi yung assessor, ayaw nila talaga na malilate tayo. Dapat tayo yung mag-aantay sa kanila. Disiplina din yun. Simula, disiplina sa atin para pagdating natin dito, kahit papano alam na natin. Hindi kagaya dyan na yung Filipino time natin, alam na natin yung kung ano ibig sabihin nun. Ayaw nila ng ganun. So, kailangan maaga ka, nandun ka na. Tandaan natin yan para hindi tayo malate. Yung susuotin natin, dapat ay may kwelyo or may collar. Importante yon kasi hindi tayo papasukin kung ganito lang yung suot natin or spaghetti or sleeveless. Bawal yun sa kanila. Kailangan tripod or hanggang dito. Tapos may kwelyo. Dapat may kwelyo lang kasi hindi tayo papasukin kung wala noon. Walang kwelyo or walang collar. At dapat nakapants tayo rin ay yung may collar or may kwelyo na damit. Bawal po yung spaghetti or sleeveless. Kailangan po may collar dito. Hindi yung kagaya nito po. Alam nyo naman po yung ibig kong sabihin. Yung may kwelyo po na damit or t-shirt na may kwelyo, okay lang po yun. Kailangan din nakapants kayo. Bawal po yung naka-leggings. Hindi kayo papasukin pag naka-leggings kayo. Pants at saka shoes, kailangan nakasapatos kayo kasi ayaw nila ng nakachinelas or nakasandals. Tandaan po natin ha, bawal magsuot ng hindi nakakolor, bawal magsuot ng leggings. Yung importanteng tandaan natin, dapat formal po tayo pupunta ng OWA kasi importante rin po yun. Isa po yun sa requirements. At magdala na rin kayo ng jacket kasi doon ay sobrang malamig. Lakas yung aircon doon. Kahit nagtanong-tanong ako doon sa Saudi, sa may Intramuros,
Nagtanong ako kung malamig din yung uwa nila doon. Malamig din daw. Sobrang lamig. So, kailangan may dala talaga kayo, may baon kayo ng jacket. Kasi ako noon wala talaga akong baon na jacket. Hindi ko naman alam. So, yan po. Tandaan natin magdala tayo ng jacket. Pangalawa, magtuturo yan sila. Anong tinuturo nila doon? Kagaya sa, dito sa Arab country, Arabic words yung tinuturo nila. Tuturuan tayo mag-memorize ng numbers, ng oras nila. Memorize ng oras dito sa Arab countries, kung ano-ano yun. At saka yung basic conversation, ituturo din nila yan doon sa inyo. Tandaan nyo lang yan. Kasi hindi naman dapat tayo maano, kasi simpleng ano lang naman yan eh, mataranta. Simpleng conversation lang. Pagdating natin sa accommodation, pwede na natin yung i-memorize para kinabukasan alam na natin yung ating gagawin. Kasi pag matapos yung isang araw na yan, tuturo nila yung memorize and numbers, Arabic numbers, memorize and time and Arab countries, memorize and era adlaw and Arab countries, memorize and month. Kailangan tas mag-memorize tayo ng common or daily conversation na ginagawa ng mga sa mga Arab, kagaya ng assalamualaikum, walaikum assalam, ganun, good morning, ganun, sabahal kayir, masal kayir, ganun yun, yung mga ganun, mga basic na mga conversation na dapat natin tandaan. Kinabukasan kasi ay oral recitation na kayo. Mayroon kayo niyang pair by pair, nasa gitna kayo o nasa harap kayo ng yung mga kaklase, tapos saka nandyan yung assessor nyo. Kailangan talagang hindi ka kakabahan para pagdating ng oral recitation, masabi mo yung tama at saka hindi ka magkamali ng pagsasalita. Kasi pag once magkamali ka, papaupuin ka muna, babalik ka na naman ulit. Lagi lang tandaan, focus lang tayo mga Inday o mga kabayan dyan. Focus para tayo ay pumasa. Last ano na yan na training na dapat nating may pasa. So, malapit na tayo sa ating pangarap. Lalaban lang tayo kung ano. Kasi ganun talaga, kailangan nating maipasa kasi requirements yan. Kasi once na walang OWA, yung inyong agency, hindi kayo pa OWAhin, ibig sabihin, yan ay illegal na agency. Wala yang, hindi yan nakaregister sa POAA. Mas maigi na magsasacrifice ko or magano ka sa OWA para kahit papano, alam mong safe ka, hindi yan budol-budol lang na agency na yan yung pupuntahan mo. So, ayun guys, dapat lang natin tandaan na kung tayo ay may pangarap, lagi lang magdasal at sa kalakasan lang natin ang loob natin. Yan. Mahirap na masarap ang pag-abroad kasi meron kang dollars, may sweldo pagdating ng buwan ng iyong sahod, araw ng iyong sahod, buwan ng iyong sahod, araw ng iyong sahod. So, kailangan lang natin magtiyaga dyan sa Maynila, doon sa mga nagtre-training. Tiyaga lang kasi pagdating dito, ewan ko lang. So, ayun. Hindi lang kasi, ganun talaga. Kailangan talaga natin pagtiyagaan dyan pa lang sa Maynila, mag-training. Hi! So, ayun guys. Yan lang po yung aking tips ngayon sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo. At sana sa susunod na vlogs ay manood pa rin kayo kasi may mga ibibigay pa akong tips para sa mga gustong mag-abroad, mga first timer na mag-abroad. Para kahit papano, mayroon kayong kaalaman or mayroon kayong mababaon na kahit konting kaalaman sa inyong pupuntahan or sa inyong mga training. Please subscribe to my channel. Please like and share and comment na rin down below. At saka pakiclick po yung notification down below para kayo ay ma-notify kung may bago akong video.
So ayun guys, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito sa aking mga simpleng tips. Magdasal lang po tayo. Lagi pong tandaan na si Papa God or si Jesus lang ang mayroong makakapagligtas sa atin, or siya lang